Hello. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayon po ay gagawa po tayo ng ginataang halo-halo o bilo-bilo. Then, ang gagamitin po natin o kakailanganin sa paggawa ng ating ginatan ay 3 cans na coconut milk. So, gagamit po ako dito 3 cans. And then, jackfruits. 1 can ng jackfruits. Then, yung sago, nilaga ko muna, sugar, then vanilla essence, then sweet potatoes, then gagamit din ako dito ng, dito kasi sa Japan, meron sila kung tawagin nila ay long yam o mountain yam, isang uri din ito ng taro o gabi, then rice flour. So, ito po ang kakailanganin natin sa paggawa po ng ating ginataang bilo-bilo. Then, ngayon po, ang first step na gagawin natin ay itong rice flour nilagay natin dito sa isang bowl. Gagawa tayo ng galapong o yung bibilog-bilogin natin. So, lalagyan natin siya ng water. Unti-unti lang ang paglagay ng water. Hanggang makuha natin yung tamang lapot niya o tigas ng galapong. So, heto na yung tamang timpla ng galapong na kakailanganin natin. So, ang gagawin natin dito, bibilog-bilogin natin ng maliliit. So, parang same lalaki nitong MM chocolate na bowl na to. So, ayan. Then, lalagay natin dito sa bilaon ng aluminum foil. So, medyo matagal ito at trabahuhin natin. Meron naman kasi na nabibili dito na yung pwede na siyang hiwa-hiwain lang. Kaya lang kasi, pag nilagay mo yon, pag lamig nung ginatan, matigas yung galapong na yon, kung tawagin dito yon o mochi. So, maganda talaga yung tinitimpla mo yung galapong, tsaka mo siya ilalagay doon sa ating ginatan. So, okay, bibilog-bilogin muna natin ito, then mamaya natin lulutuin. So, ito na yung ating galapong o rice flour. After natin na napagbilog-bilog siya, at yung iba pa nating mga kakailanganin o gagamitin sa paggawa natin ng ginatan. Katulad nitong sweet potatoes ay napaghiwa-hiwa na rin natin, at itong Japanese mountain long yam. Yan kasi tawag nila dito eh. Nagaimo, ibig sabihin long yam. Then yung jackfruits cut in strips, at saka itong saging na saba. Dito naman sa saging na saba, yung iba ayaw maglalagay kasi umaasim yung ginatan nila. So na-discover ko, kailangan matamisin muna natin yung saging. Mas maganda matamisin muna natin, hindi naman masyadong matamis na matamis, kasi mas okay siyang ilagay pag minatamis, hindi aasim yung ginatan, medyo matigas pa ng konti yung saging. Kasi pag nilagay natin ng talagang ganun lang, bukod sa malulusaw siya at saka lalabsa yung ginatan, talagang aasim siya. So, okay. Mag-start na po tayo ngayon sa pagluluto natin ng ating ginatan. Then, ang first step po natin na gagawin sa pagluluto, yung ating coconut milk o gata, ay ilalagay muna natin dito o papakuluin dito sa isang medyo malaking lutuan o kaserola. So, hintayin natin itong kumulo. Then, ilalagay na rin natin itong syrup ng langka na natira sa lata para sumama sa sabaw yung lasa niya. Then, ilalagay na rin natin itong ating 2 cups na asukal. Ayan. Siya, kaya lalagay na rin natin itong ating sweet potatoes. Lalagay muna natin yung sweet potatoes. So,
nating long yam o mountain yam, Japanese mountain yam. Then, so ngayon, hihintayin na lang nating lumambot itong mga to. Pag malambot na to, ilalagay na natin yung ating bilo-bilo at saka yung langka at saging. So, haluin lang natin, aalagaan natin ng halo para hindi magbuo-buo yung gata. Then, pag natatansya natin na medyo malapit ng lumambot yung sweet potatoes at saka yung long yam, ilalagay na natin yung ating bilog-bilog o binilog-bilog na galapong. So, ayan, isa-isa natin siyang lalagay kasi para hindi siya magdikit-dikit. So, medyo tsaga lang ang kailangan natin dito eh. And ayan, after na nailagay natin yung ating bilo-bilo, pagluto na yan, lulutang kasi yung bilo-bilo natin. Then, ilalagay na rin natin itong langka o jackfruits. Lagyan na rin natin ng vanilla essence. So, eto, lumutang na yung ating bilo-bilo. Kaya, it means luto na siya. So, ang pinakalas nating ilalagay dito ay itong sago. At saka itong saging na minatamis na natin. So, ayan. Medyo naparami yung ginawa natin kasi dadaling ko ito dun sa kaibigan ko. Mayroon kasing kainan doon. So, ang gagawin natin dito, i-check na lang natin yung lasa niya, yung taste niya, kung kulang pa sa asukal. So, dagdagan na lang po natin. So, ito na siya. After nating mailagay lahat yung mga sangkap niya o ingredients. Yan. Tinikman ko siya. So, okay na rin yung taste niya. Tamang-tama yung tamis niya. So, wala naman akong dapat pang idagdag pa. So, ang gagawin natin dito, ito-turn off na natin yung heat. Then, pwede na natin itong kainin. Kaya lang, medyo mainit. Palamigin muna natin. Dahil mainit pa siya. So, ayan. Turn off na natin ang heat. At ito po ngayon ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin ng ating ginataang bilo-bilo. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!